Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, June 8. Ang ebanghelyo natin ngayon ay Matthew 5:1-12. Ako po si Father Luciano Feloni, Parish Priest ng Kristong Hari, Shrine of Mary and Tyre of Nuts sa Diocese of Novaliches. Sabi ni Jesus, fortunate are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Napakaganda itong turo ng Panginoon, yung being poor in spirit. Napakahalaga sa panahon na ito. Napakahalaga dahil maraming gamit ang nawawala, dahil maraming kahirapan, maraming pera nawala, dahil maraming nawala ng trabaho, maraming nakat yung sahod dahil sa mga shrinking ng mga companies at marami pang iba. At kung lahat ng kaligayahan mo ay nakasalalay doon sa mga material na bagay, kung anong mabili mo, kung anong makuha mo, kung anong mapalit na gadget mo, kung ano ang na puntahan na kainan sa labas, kung ano ang napuntahan ng na tourist destination, kung ang iyong kaligayahan ay nagkasalalay sa mga material na bagay, patay kang bata ka. Dahil sa ngayon, takhirap, if you are not one of the very few privileged sa mundo natin, kasama ka sa lahat sa ating na nahihirapan sa panahon na ito. Dahil talagang mahirap ang pera, walang pera all around the world. Lahat po ay nakakaranas nito. And so, what's the message? Well, very simple. Kapag ang pinaka-importante sa iyo ay ang Panginoon at ang kanyang kaharian, then you are happy. You are happy dahil ang iyong happiness ay hindi nakapatong sa kung ano nabili mo o kung saan napuntahan mo o kung saan kakain ka, kundi sa Panginoon at ang mga values ng kaharian ng Diyos. Sa kanyang solidarity, sa kanyang kapayapaan, sa kanyang pakakaisa, sa kanyang biyaya na natatanggap sa panalangin, sa pakakaisa ng ating mga pamilya. And if you are happy with that, then you are truly happy. Kasi pwedeng mawalang maraming material na bagay, pero hindi apektado ang iyong kaligayahan. Try to be happy from the heart, hindi mula sa bulsa. Kung nagustuhan mo ang video nito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.